Ayon, no? We are live. Magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat, ano? Sabi ko sa inyo eh, di ba? Walang problema yung mananalo tayo. Hindi talaga tayo matatalo dyan. Ha? Tignan nyo naman, no? Yung abogado nila ay hindi na nagpa-unlock na interview. Yung abogado na lang natin na nagpa-unlock, no? At makikita naman natin diyan, no, na talagang yung abogado na lang talagang ano, 'di ba? Karikawan ni Stevie, no, thank you. Dito, kung titignan mo ha, analyzing mo ang mga bagay-bagay, ano? Ay kung papayagan ba o hindi ng korte na makapagpiyansa ang aktor. Papayagan syempre. Yes, Bernard, natanungan natin kanina dyan ang abogado ni Bong Navarro pero wala silang binigay na petsa kasi wala naman ang timeline dyan. Lahat yan ay nasa diskresyon kung pagpapasya noong may hawak ng judge doon. Sa ayun, yun yung sinasabi ko. Totoo yung kaya totoo yung sinasabi namin eh. Yun tama talaga, yun sa amin. Yun yung talagang tama. Yung sinasabi ko. Hindi yung sinasabi nila. Kaya hindi mo pwedeng sabihing tapos na eh. Pag sinabi mo kasing tapos na, kasama na verdict doon. Tapos na, hindi pa tapos. Kasi pakinggan natin. Ayun ang sinasabi nating loss in translation, no? Yung interpretation, no? Yun yung 'di ba? Kasi depende yan sa interpretation. Kaya yung terminology, mahalaga, no? Ang terminology na gagamitin para malinaw. Ang sinasabi lang, tapos na tayo. Tapos na tayo, magpipresenta pa kayo eh. Hindi pa kayo tapos. Not until the verdict has been granted, no? Or issue. Ganun po yan. Pakinggan natin. Kaso, pero kanina nga Bernard o ngayong araw. Pero tayo masaya, masaya, masaya. Panalo, ngiting tagumpay. Pero kanina nga Bernard o ngayong araw, no? Ay natapos na. Talagang yung huling pagdinig sa petisyon ng aktor na si Bong Navarro para siya ay mabigyan na makapagpiyansa. Bukas Bernard, ang natapos lang yung presentation ng witness. Pero not the evidence. Kasi magpe-present pa to ng evidence eh. Yun yung sinasabi ko. Magpipresinta ng mga ebidensya. Both parties yan. Tapos mag-ano yan eh. Magka-countering ka yan. Magkakaroon pa ng counter. Ko-questionin yung evidence mo. Kaya nagtataka kami. Ang pinakamabilis na kasi sa process ng bail hearing is 4 months. Swerte mo kung matapos ka ng 4 months. 'Di ba? Maswerte tayo kung matapos natin ang 2 buwan 'to. 'Di ba? Magandang-maganda na 'yon. Ay makakaroon ng tinatawag na formal offer ng documentary evidence ang magkabilang panig, ibig sabihin ang kampo ni Navarro ang defense at gayon din ang kampo ni Cornejo ang prosecution. At sa Lunes naman, November 14, ay ang pagsusumite ng komentaryo ng magkabilang panig hinggil sa mga isusumiting ebidensya. Kasunod nito, Bernard, ay submitted for resolution na o hihintay na lang ang desisyon ng huwes kung pagbigyan o hindi ang hiling ni Navarro na makapagbigyan. Medyo maganda tong ano. Kung pagbigyan o hindi Yung hiling ni Navarro na kumbaga yung aura ni Attorney Malyonga, ngiting patagumpay talaga. Pagpiyansa. Ang next na mangyayari is mag-offer sila ng evidence, may mga documentation sila na gusto nilang i-offer sa korte. Magkakomento kami rin ay magsasubmit ng aming sariling formal offer. Mag-rule si court tapos submitted for resolution. So, magpe-present kayo ng evidence, magpe-present din sila. Yun yung tama eh. So, kaya nga inahabot ang buwan yan. Naabot nga ng taon yan eh. Hindi ba? Kailan ang resolution yan? Yun yung katapusan na yan. Hindi pa pwedeng sabihin nyo na tapos na dahil magsasabit pa kayo ng mga ebidensya eh.
Di ba? Oh. May mga documentation sila. May documentation. Bilang panighingil sa mga isusumiting ebidensya. Kasunod to Bernard ay submitting... Hindi pa kayo nagsasubmit ng ebidensya. Paano tapos na? Tapos na tayo. Tapos na yung bail hearing natin. Hindi pa tapos yung bail hearing. Da, yung terminology na tapos na yung bail hearing sa November 10, ay maling terminology ang ginamit. Hindi pa tapos ang mismong bail hearing. Ang tapos dito ay a presentation ng witness ng prosecutor. Oh. Eh, yung presentation ng depensa. Yung ebidensya ng defense, 'di ba? Eh iniwala niyo pala yung evidence sa witness. Oh. Documentation niyo hiwalay. At sa Lunes naman, November 4 kapag piyansa. Bukas Bernard ay magkakaroon ng tinatawag na formal offer ng documentary evidence ang magkabilang panig. Ibig sabihin, ang kampo ni Navarro ang defense at gayon din ang kampo ni Cornejo ang prosecution. At sa Lunes naman, November 14 ay ang pagsusumite ng komentaryo ng magkabilang panig hinggil sa mga isusumiting ebidensya. Kasunod nito, Bernard ay submitted for resolution na o hihintay na lang ang desisyon ng juez kung pagbigyan o hindi ang hiling ni Navarro na makapagpiyansa. Ang next na mangyayari is mag-offer sila ng evidence. May mga documentation sila na gusto nilang i-offer sa korte. Magkakomento kami. Kami rin ay magsasubmit ng aming sariling formal offer. Mag-rule si court tapos submitted for resolution. So, anytime... Ano timeline yan? Hindi mo alam. Yun yung problema sa iyo. Hindi mo sinasabi, hindi niyo hawak ang timeline niyan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin tapos na eh. Kaya ako alam ko hindi pa tapos 'yan. Pero dahil nga tayo ay isinusundan natin 'yun, dalawang abogado nagsabing tapos na. Eh inano natin na tapos na. Oh, hindi pa tapos 'to dahil mag-submit pa kayo ng documentation, both parties. O pa kayo na that is part of the bail hearing. Pag nag-ano ka ng mga evidence, that is part of the bail hearing itself. Kaya nga sinasabi namin dito, sinabi nga ng abogado, nabababa ng tatlong buwan dyan, dalawa, tatlong buwan. Ang sabi naman ng abogado, sa kanyang experience, apat na buwan na pinakamabilis niya. Oh, inaabot ng buwan. Oh, totoo yun, hindi. Totoo. Why? Inabot na nga kayo ng isang buwan eh. Hindi pa kayo tapos sa documentation eh. Yun yung sinasabi ko dyan. Pakinggan natin. After November 14, the matter is submitted for resolution. Oh, ano time na nun? Nag-submit ka lang. For resolution. For resolution. Submit ng aming sariling formal offer, mag-rule si court, tapos submitted for resolution. So, anytime after November 14, anytime after November 14, pwedeng December 15, pwedeng January 20, pwedeng January 15. That is after December, November 15. Pwedeng January 15, pwedeng May 15, next year. Oh, yan ang ibig sabihin dyan, The matter is submitted for resolution. Yan ang hindi natin alam kung gaano katagal ang itatagal. Kasi syempre, pwedeng counter rin yan eh. Evidence mo eh. Pwede na strike yung evidence mo, ganito, ganon, ko-questionin yung evidence, something like this. Tapos, submitted for resolution. So, anytime after November 14, the matter is submitted for resolution. Tumagal ng mahigit 3 oras ang pagdinig na nagsimula pasado alauna kaninang hapon. Ang petisyon ni Navarro ay hinggil sa kasong rape na kinaharap nito na... Mukhang lamang na lamang tayo talaga eh. Kasi talagang tinataas niya yung kamay niya at parang nagbubunyi talaga siya. Panalo talaga tayo. Kaso nga lang... nanalo tayo. Pero, yung bail hearing,
umabot siya ng buwan, wala tayong problema doon, manalo tayo eh. Yung it's your time ang inaano ko, yung trabaho niya, hindi nila naunawaan at hindi nila naintindihan si Baardi doon. Ang inaano nila, matatapos na ngayon. Natapos ba? Hindi, di ba? Kaya nga sanabi ko, sige, mag-positive tayo. Kung hindi ngayon, ay di bukas, makakapag ano, natapos ba? Hindi. Totoo ang sinasabi ng mga abogado na inaabot talaga ng mga buwan yan. 2 to 3 months. Yan ang sinasabi ng mga expert eh, ng mga abogado eh. At saka yung mga naka-experience na dyan, inaabot nga pinaka-lowest, 4 na buwan eh. Ito, speed up na to. Inaabot, mahigit 1 buwan na tayo rito sa bail hearing na ito, di ba? Oo. Hindi pa tapos yung presentation ng evidence. Magpipresenta pa both parties eh. Denong si Denise Cornelio. Hindi ko alam kung ngiting tagumpay siya na napatagal niya yung pero at the expense of Bong Navarro. Yun ang hindi maganda. At the expense of Bong Navarro. Yun ang hindi ko magustuhan. Kasi alam ko talaga matagal yan eh. Bail hearing yan eh. Pwedeng patagalin ng yan. Pwedeng patagalin ng prosecutor yan. Baga nagalit ang prosecutor niya, pwede niyang questionin ang questionin yan. Hi, Di Arellano, yung good evening, Sir Perds, no? Buong kahapon ako nag-abang, no? Today na makalaya, but seeing the reaction of Patron Emilia, mukhang positive ang result. Yes, panalo nga tayo, hindi nga tayo matatalo eh. Nalagay na nga natin sa magandang perspective yung mga bagay-bagay. Diba? Naagawa na natin yung dapat natin palambutin ng mga manok at saka yung mga baka. Diba? Yung mga buto-buto na yun, nalaga natin ng maganda. Yung ano nga, yung proseso matagal. Pwede ka nga patagalin yung proseso. Kaya nga hindi, ayoko niyan. Ayoko ng bail hearing. Dahil alam ko matagal. Baka mamaya, tapos, di ba? Manalo man tayo o matalo dyan, delikado pa nga, matalo pa tayo. Di ba? Eh kung nakagawa sila kapamaraanan pa. Di ba? Matalo tayo dyan o manalo man, matagal ang bail hearing. At ang inaalala ko, yung trabaho niya. Na hindi talaga maunawaan nitong mga kampo ni Bong Navarro. Na hindi matagal yan. It will take so many months yan. Sinabi na nga, 2 to 3 months past na yun eh. Sinabi na sa abogado, 4 na buwan ng pinakamabilis niya eh. Inaabot ng 1 taon. Maabot na ng 2 taon. Bail hearing pa lang. General, good evening, Sir Perry. Musta na si Bong? General Balane. Lamang na lamang tayo eh. Kita naman natin eh. Evelyn Antonio, good evening, Sir Perry. Wow, ngiting tagumpay talaga. Ngiting tagumpay oh. Nakataas yung kahanang kamay niya eh. Lamang na lamang talaga tayo dyan. Wala namang problema yon. Talagang lamang tayo. At hindi tayo makukonvict sa kaso na ito. At makakapag-bail tayo. Ang problema nga, papatagalin nila yan. Alatang alatala sa presentation na ng witness, 5 eh. Tapos 3 lang ang umaten. Dinagsayang ng 2 araw. Koro ay sansalaw, yes, yahoo! Disko, salamat sa Panginoon. Ano na po, Abed? Sana makalaya siya. Ipagdasal natin na hindi umabot ng 3 buwan ito. 2 to 3 months, 2 buwan lang sana. Pero kasi ang standard sa Pilipinas kasi 6 na buwan eh. Hanggang 1 taon. Maswerte ka na kung makuha mo sa 4. Pero kung talagang magaling ang talagang paspasan, baka makuha ng 2-3. So, maswerte tayo kapag after November 14, nagbigay agad ang siguro palagay natin December 14, November 14 o 30 days, December 14. Depende kasi sa discretion ng korte. Saka depende yan sa itat. Walang nakakaalam yan eh. Depende kasi sa mga presentation of evidence yan. Marisa Garcia at saka sa mga circumstances arising on the occasion. Kung may mga delays, yun ang mga giging problema. Kaya nga sabi ko sa inyo,
napaka-imposibleng matapos ng November 10 eh. Sabi ko, paano nangyari yun? Ang magpre-presenta lang eh ang prosecutor. How about the presentation of the ano? Oh, hindi pa pala talaga. Both side magpe-present pa ng kani-kanyang ebidensya. Yun ang standard. Marisa Garcia, sir, good evening. Congrats, Jonas Gonzon. Magandang gabi, sir. Marami pong salamat po sa mga ginagawa niyo araw-araw. Ano? Hello, sir. Good afternoon, sir. Thank you, Lord. May linaw ang kaso ni Bong. Lamang-lalamang tayo at maganda yung tinakbo ng kaso natin. Talaga makakapag-bail tayo. Kaso nga lang, kakainan tayo ng buwan dyan. Ayan ang nakikita ko. Kakainan tayo ng time. Hi po sir, gandang gabi. Very good news for kay Kuya Bong, no? Rari, good evening, Tapards. Good evening po sir. Palagi po ako nakikinig sa inyo. Matututunan, ano? Sa inyo at salamat po ako sa pagtulong kay Bong. Pero ngayon lang ako nag-comment. God bless Estrella, anak, ano, no? Nakapag-ano ka na yata, ah? Dati. Ganda gabi, sir idol. Ano po update? Sabi ni Elizabeth Akayan. Ngiting tagumpay, lamang tayo. Ayan, no? Nakita nyo naman si, ano, di ba? Sila nakayoko. 'Di ba? Yokong talunan. Tayo ngiting tagumpay. Talagang lamang-lalamang talaga tayo sa labanan ito, no. Kasi ito ay wala silang matibay na evidence, no. Present idol, ano, no. Ukong panalo na ba tayo? Hindi naman tayo matatalo dito sa labanan ito. Hindi 'yon. Hindi 'yon ang pinupunto ni Baarde. Ang pinupunto ko lang dito, alam kong hindi tayo matatalo rito. Ang ano rito, yung matatagalan si Bong Navarro sa doon nga. Kasi aantayin pa yung resolution ng judge. Ang pinakamabilis talaga diyan, settlement. Pero ayaw ng mga abogado 'yan kasi nga wala na silang hanap buhay. Kaya sabi ko sa inyo eh, hindi nila tatanggapin yung suggestion ng mga mabilisan ng mga abogado kasi mawawalan silang hanap buhay. Elsie Collado, tapos na ang laban. May presentation pa ng evidence both parties. Oh, Yolanda Bait, sa mga kailan pa kaya? Pero syempre yung mga witness, nagpresent na sila ng kanilang ano at mukhang na-choppy ni Malyonga kasi summa cum laude rin yan eh. Malamang nabakel niya, kaya tawa siya ng tawa dito paglabas niya eh. Tapos, tinaas niya yung kanang kamay niya. Ibig sabihin, niratsyada niya si Dennis Corneo. Kinorosexam niya at nahuli niya. Kaya nakaganyan niya, nakataas ang kamay. Ibig sabihin yan, rumipeke siya. Ibig sabihin yun, pagkikig niyang ganon, sa pool si Dennis ngayon. Oh, tapos, panalo yan eh. Pagkaginan niya ng abogado, nagagaganyan yung kamay. Tapos, nakangiti siya at malakas ang vibrant na vibrant. Eh sila, pagbaba, labas nila, nakayuko lahat. O, diretso sa sasakyan, alis. Dati na yung pagkaganyan eh, may interview pa, di ba? Pero ngayon, no? Wala. Si ano lang nagpa-interview eh. Pakinggan natin. Noong Enero 2014, unang dumating ang legal team ni Navarro sa pangunguna ni Attorney Alma Malyonga. Sumunod naman ang modelong si Cornejo kasama ang kanyang abogado na si Attorney Howard Calleja. Si Cornejo ay muling sumalang sa cross-examination dahil hindi... Siyempre, sa cross-examination, yari ka dyan. Ayun, kaya re-repekein ka ng mga abogado pagdating sa cross-examination. Yan ang inaantay lang ni Attorney Malyonga, dyan niya lalabas yung galing niya. Alam ko naman magaling siya sa ganyan, sa summa cum laude yan, eh, magaling sa cross-examination talaga yan. Re-repekein ka talaga yan. Talagang mga tanong dyan, talagang yari ka. Kaya nga, nakapaano siya, alam niyang tagumpay siya. Alam niyang napabilib niya yung judge at napalabas niya yung katotohanan dyan. Kaya inangat niya yung kanang kamay niya, talagang nagbubunyi na siya. Kasi alam niya na basadong-basado niya na yung basado naman natin to. Hindi naman 'yun ang inaano ko eh. Basadong-basado ko na ang kasong ito. Well, panalo tayo rito. Kaso nga lang, pwede kasi nila i-delay-delay 'yan eh. Kasi ang makamangyarihan ng kalaban natin, we are at the mercy of them. Pwede nila kasing i-delay na i-delay 'yan.
Ito natapos sa ika-apat na pagdinig noong Lunes, November 7. Hindi rin nakarating ang isa pa sanang witness ng prosekusyon na si Jed Fernandez. Kasama si Fernandez sa nahatulan sa kasong grave coercion na isinampa ni... Wala na, o diretsyong-diretsyo na. Wala na, talagang. Hindi na rin nag-unlock ng interview ang kampo ni Denise Cornejo. Wala na, diretsyo, kawawa. Teka, ani ko lang yung ano ah. Titignan ko lang yung... Babasahin ko lang yung... Kasi hindi ko mabasa. Ang daya niya eh. Nag-sunglass niya eh. Walang niya si Baarde. Binabasa ka. Mag-ano ka ng sunglass. Magsuot ka. Binabasa ka ni Baarde. Nakasunglass. Hindi ko mabasa, mga kapatid. Hindi ko siya mabasa. Kasi hindi ko makita yung mga mata niya eh. Yung lakad na lang yung akaya ang babasahin ko. Dinig noong Lunes, November 7. Hindi rin nakarating ang isa pa sanang witness babasahin ng prosecution. Nakaklas yung ano niya, kamay niya. Teka lang, titignan ko yung position ng kamay niya. Tapos, yung body language na lang ang titignan ko. Na si Jed Fernandez. Okay. Kasama si Fernandez sa nahatulan sa kasong grave coercion na isinampa ni Navarro. Hindi wala, na rin nakulat ng interview ang kampo ni Denise Cornejo pagkatapos ng pagdinig. Samantala ang kampo naman ni Navarro ay wala, mata malamya eh. Ginawa nila ang kanilang mga malamya. Malamya yung ano nila eh. Malamya yung kasama nila eh. Yung kasama nilang wala, malamya lahat. Wala ang masigla sa kanila. Ang masigla yung Malyonga, si Attorney Malyonga. Ngiting tagumpay talaga. Wala, hindi ko nabasa si ano kasi nakasalamin ang daya naman. Oh. Pero nagbago sila ng kotse, kulay puti na ngayon. Sasabi ko, naka-inova sila na ano, putya, parang inaano tayo ni Baarde nito, yung sakyan natin, inova lang ha. Sige, magdali na tayo ng magandang kotse. Nagdala sila ng ano, parang, hindi ko alam kung anong sakyan to, ano. Fortuner, or, siguro Cornejo, Fortuner to. Pagkatapos ng pagdinig, samantala ang kampo naman ni Navarro, ay sinabing ginawa nila ang kanilang makakaya, at sa huli, nasa korte na ang pagpapasya. Panalo eh. Ayun, gagumagana siya. It's the court which will decide the case. We do not know what the results will be. But as I said earlier on, we did our best. We did everything that was necessary in our belief to show the truth. Ayun. Mukhang panalo talaga tayo. Magbabasahin ko yung mga kilos, ano? Ayun. Bernard, ayon pa nga kanina sa abogado ni Navarro na si Attorney Malyonga, ang kanilang pag-asa, Bernard, na nitong buwan ng Nobyembre ay magkaroon na ng desisyon ang korte doon sa kanilang petisyon. At ang kanilang din pag-asa, bago matapos ang taong ito, ay mabibigyan ng pansamantalang kalayaan ang aktor. Yan ang ating balita. Yan, ayun talaga. Medyo maganda talaga. Lamang na lamang tayo sa mga... talo na sila ano eh. Hindi nga nagpa-interview, dati nagpapa-interview yung mga yan. Nagpapaiwan si Attorney Calliat, nagpapa-unlock yan eh. Ngayon hindi talaga nagpa-unlock na eh. Thanks for pwede sa tulong mo kay kay Attorney Lida Sambillo. Good evening po, sir. Hi, salamat po. Jocelyn Esteban, Elizabeth Akayan, ano? Gandang gabi, Sir Idol. Ano po, I mean, makalaya na ba si Idol? We are expecting nga daw, sabi ng abogado, ngayong November. After November 14, makapagbigay ng resolution. Sabi ko nga sa inyo, nasa ano yan, discretion of the judge. Pero sa tingin ko ngayon, sinatanatakbo, hindi na papatagalin ng judge to. Baka ibigay na rin sa atin. Estrella Anakan, Sir, makalaya na po ba si Bong? Makabil po ba? Makakapagbil tayo. Ang ano ko lang, yung date, hindi ko masabi. Kung November o December. Yun ang hindi ko masabi. Yun. Please, sana naman po, makalaya na siya. Yes. Makakalaya po siya. Huwag kayong mag-alala at makakapagbil tayo. Siguradong-sigurado yun. Wag lang yung i-delay-delay. Ayun lang yung magiging problema natin dyan eh. Sana makalaya na. Makakalaya po. Hindi, wala lang tayong exact date sa November or December. Pero makakalaya po. Hopefully makalabas na, sabi ni Anita C.S.
Lonnie Beberino, good afternoon Sir Perdy. Ano po bang update sa case ni Bong? Ayun. Tama po kayo ha. Time frame ang kailangan, laking perwisyo po kay Bong ang kaso na 'yan. Tingin ko medyo mahina attorney ni Bong. Gusto din kasi kumita ng mga abogado. Trabaho kasi 'yan eh. Kaya hindi ayaw nila ng mga kagaya ni Baarde na parang mercenary na tutulong, matatapos agad yung kaso, papadaliin. Isi-settled, ayaw nila lang ganun. Kasi nga, hanap buhay ito. Pinaghirapan nila yan, syempre, gusto nilang patagalin yan. Diba? Hindi natin alam kung magkakasabwat yung mga mag-aabogado. Sige, patagalin natin para kita-kakita din ako. Oh. Diba? Ganun yun. 8 years ago pa yan. Hindi natin alam within the span of that years kung ano nangyari dyan. So, Elma Sescon, no? Good afternoon po dyan, sir. So, thank you. Hi, sir. Bakit ganun? Napanood ko nga sa balita. Ang dami pa palang kaya nga sabi ko sa inyo. Eh. Tapos sila Denise, mukhang dihado. Kasi hindi na nagpa-interview pero sad po talaga, yes. Hindi lang na ang unfortunately hindi ko nabasa si Denise, no, kasi nagsalamin na siya. Kasi nga malamang nanonood sa atin. Kasi nagpalit sila ng sasakyan dahil parang sa tingin nila yung minamaliit ko yung Innova nila. Oh, kasi sabi ko Innova, parang may sakyan sila yung Innova na kulay, ano bang kulay niyan? Light gray. Baka inisip nila na ano, kaya nagdala sila ng medyo mas magandang sasakyan, magara. Pero isang sasakyan lang yung sinasakyan nila. So, tapos, iniba naman nila yung style nila, nagsalamin na. So, hindi ko talaga mabasa. Sa totoo lang, ang binabasa ko na lang, yung kasama ni Lang Abugad. Hindi ko na sabihin kung sino yung binasa ko kasi mahirap. Pagka, ano, gabaagawa na naman nila ng kapamaraanan eh. Maganda yung may nababasa pa din ako. So, I will take that ano na sa akin na lang yon. Kung paano sila babasahin. May trending, hello, every... Kasi humirap yung pagbabasa ko kasi biglang nag-sunglass. Noong una naman, hindi naman nakasunglass. Tsaka yung tochi nila, di ba? Innova naman talaga eh. Hindi ko naman sa minamalit yung Innova. Ako, mahirap lang ako. Bisikleta ko, hindi pa akin eh. Di ba? Oh. Sila, may Innova pa. Ano na, balita? May tendering, hello everyone. Jocelyn, parang nakapangihina naman pala yan sir, matagal naman pala ang proseso. Ay hindi naman po, ina-expect natin na matapos yan this November hanggang December kung papalarin tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi hawak ng abogado ang time frame niyan. Kaya nga sabi, hindi pa sinasabi naman ng mga abogado, hindi natin mahirap mangako kasi hindi, 'di ba? Magiging sinungaling ako. Sabi ng abogado 'yun eh. Emerson Cabales, sabi bago matapos ang taon, my God, ang tagal pa, Emerson Cabales. 'Di baka ngayong November, tignan natin. Let's be positive on that. Mukha namang pabor na din sa atin 'yung ano, no? Yung nasa ball running tayo, okay tayo. So, baka naman pumabor sa atin ng pagkakataon. Baka this last week ng November, mag-granted na yung bail na yan. Marisa Garcia, ang sakit sa bangs, nakakainis. Yun. Baka po si Bong talaga ang may gusto na ipagpatuloy ang kaso. Walang settlement, baka nga po vengeance ang habol. Hindi kaya di kinagat ang settlement. Ay hindi niya napag-aralan ng mga bagay-bagay. Baka hindi niya alam kung ngayon na siguro siya nagkakaso. Baka hindi pinaliwanag ng mabuti sa kanya kung ano ang kung ilang buwan ang tinatakbo ng isang bail hearing. Oh, ikokontra mo ngayon sa trabaho mo, it's out time. 'Di ba? Practical wise. Eh. Ewan ko, tingnan natin. Eh, yun ang gusto nila, long cut eh. After November 14, eh, pwede no. Yes. After November 14, kasi nagbigay ng timeline yung judge, mabait. Ibig sabihin, bibigyan ng resolution. So, palagay natin, mabait yung judge. After mag-submit ng ano, makuha niya lang ng 15 days o 1 week.
o kung tinutukan niya, kasi alam ko may 30 days pa ang judge para magbigay ng resolution eh. Yun ang batas eh. So kung December 4, kung ang November 14, meron siyang hanggang December 14, ganyan. Everson, magandang ngiti ang bugado ni Bong, sana wag nila patagalin pa. Yes, lamang na lamang tayo, no? Kamusta na? Sabi ni Ma'am Milalina. Ayan po, si Ma'am Milalina po ay member po ng channel na ito, no? FLM Family. Ma'am Milalina, lagi kayo naka-live, ha? Umaga, tanghali, gabi yan. Naka-live po yan si Ma'am Milalina. Ang sipag. Kala ko makakalabas na si Idol Bong. Ayan ang interpretation din natin. Kaya nga, lost interpretation tayo dahil sinabi nila tapos na. Tapos na tayo. Diba, sinabi naman niya yun? Ang sabi nung abogado, sa November 10, tapos na tayo. Yun din ang sinabi ni Atty. Calleja, sa November 10, tapos na. Hindi tapos na ang presentation ng witness. Hindi pa tapos ang bail hearing. Kasi yung sinasabing tapos na tayo, tapos na yung bail hearing. The bail hearing itself, hindi pa tapos. Not until the resolution was granted or provided by the judge. Kaya, ayokong kontrahin eh. Kasi nga, dalawa silang abogado nagkasabi na tapos na ng November 10. Pero sa aking pag-aaral, hindi ganung kadali yan. Diba? May presentation pala of evidence yan eh. Both parties eh, diba? O, yun nga yung nangyari. Tignan natin. Sana makalabas na Kapperge, yes. Si Francis at saka si Bong Navarro. Hindi, panalo naman eh. Nakitang-kita naman natin eh. Mukhang nag-isang mamasyado si... Tingin ko rito, nag-isa si Denise. Yes, 3 years talagang mukhang matagal pa. Hindi naman siguro. Kasi parang ma-okay naman yung judge. Kasi nagbigay agad siya ng ano eh. Ng November 14. Okay yon. Maria Teresa, ang tagal naman akala ko may decision na today. Yun din yung inakala ko na sabi nila tapos na tayo. Akala ko tapos na tayo. Wala nang isasubmit pa na mga ebidensya. Kasi sabi niya tapos na tayo eh. November 10 tapos na tayo. Yun pala, ang dami pa palang mga ebidensya na ipapasa. Good evening Mr. Perdy, kumusta na po si Idol Bong Navarro? Kailan po makakalabas? After November 14, magkakaroon ng resolution ang judge. Kaya nga po, hindi talaga natin alam ang mangyayari sa bail hearing. Umaabot siya ng 2 to 3 months, 4 months, standard 6 months to 1 year. Yun ang standard sa Pilipinas. 6 months to 1 year. Shiro, good afternoon po sir. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Madaliin ang proseso ng pag-bail ni Bong. Sana hindi umabot ng January para makasama siya sa issue time, Shiro. Let's be positive on that. Sir Idol, salamat sa mga tulong mo kay Bong. God bless, no? Ever. Yun lang talaga ang ano. Kaya ako, hindi ako pwede magkamali. Ang pinakamabilis dyan, settlement. Kaya nagtaka ako, bakit hindi sila nakapag-settle dyan? Nagsalita na yung Dr. Yung Attorney Axel, yung lolo eh. Ayun yung pinaka the best move para for me. Pero gusto nila ng long cut, then let's wait, no? November 14, tignan natin ang resolution ng judge. Pero tingin ko pabor sa atin talaga. Salamat sir sa Idol sa tulong mo, no? Mga napi. Michelle de Guzman, sa 14 kaya makalabas na siya? Hindi po. 14 ang ipapasa ang resolution. Pagpasa ng session, pag-aaralan ng judge, alam ko, binibigyan ng 30 days na yung ganun eh. Di ba after ng 14, daan na malalaman yung decision, di ba bukas babalik po sila? November 14. Oo. November 14. Doon na malalaman. Hindi pa. Doon pa lang ibibigay yung resolution. Good evening, sir. Early, kailan nakalabas si Bong? Malapit na Pasko, dapat malakabas siya. Para masaya. Makakalabas po yan. Kawawa naman si Bong kung patatagalin pa ng abogado. Kaya nga eh, yun yung kinakabahan ako. Limado din po ba tayo pagdating sa evidence, Sir Baarde? Lamang tayo kahit saan, kahit sa witness, kahit sa evidence.
sinunog na natin ang ebidensya nila eh. Paano pa nila, ano pang, wala na silang i-work out. Wala na, ano pa i-work out nila? At pinaka-work out lang nila yung 60 seconds eh, sana eh. Kaya nga galit ng galit sa atin, di ba? Kaya nga tinagantihan yung ano natin eh. Kasi nga, imbis na may 60 seconds sila na lalaruin sana, eh, nawala yon. So, ano pa, ano pa matitira sa kanila? Wala. Anong evidence ang ano nila dyan? Eh, yung kanilang mga witness ay wala na. Ano pang evidence ang pwede mong i-provide? Di ba? Luz Sabillosa, liamado din po ba pagdating sa evidence? Liamadong liamado. Ellen Abad, good evening, Sir Perds. Paano natin bukas? Yolanda Bayot, wala na ibabayad si Bong. Sir, if matagal pa yan, wala siyang work. Sana naman madaliin na ni attorney. Hindi po na, wala po sa abogado yan. Yan po ay may tinatawag na fortuitous. Sinasabi ko nga sa inyo, nagkaroon ng calamity, nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng ano, ng mga pagbaha or anumang sakuna na po pwedeng maantala o nagkasakit ang judge, nagkasakit ang ganito, nagkasakit ang ganon. Marami nga pong ano yan eh, fortuitous event or beyond our ano. Kaya nga mahirap. Kaya nga sabi ko sa inyo eh. Kaya nagtatagal ang isang kaso. Maraming factors na ano. Kaya nga kung meron kang strike na, kung meron kang pagkakataon na pag-settle at this point of time, 8 years na yan, ay yun na ang gawin mo. Kasi mapakulong mo man yan, wala ka naman din mapapala doon eh. Kukwartahan mo para ano. Makakwartahan mo sila, pwede siguro. Pero yung trabaho mo naman sa issue time, papano? Yun ang sinasabi ko. Kaya nga kung merong pagkakataon na ikaw ay makapag-settle, eh kung nakipag-settle sila noon, nung sinasabi ko, di yung pagsalita no, kinabukasan, di nag-settle sila, di tapos na sana. Diba? Ang ibig sabihin, siguro ng abogado, tapos na yung November 10, mga witness, but the most important thing, huwag ka dapat magsasabi na tapos na tayo. Hindi pwede mo sabihin yun, tapos na tayo. Kasi, ang tao nagtatanong, kailan matatapos yung bail hearing? Hindi tinatanong ng tao dyan, kung kailan matatapos yung presentation ng witness. At sinasabi ng tao dyan, kailan matatapos yung bail hearing in itself. Kaya dapat matalino ka din magpaliwanag sa ano. Kasi parang nagiging misleading kapag ganoon. Ano ba tinatanong mo matatapos? Sa November 10, tapos na tayo. Eh mali yun. Tapos na tayo. Di ba? Tapos na ang presentation ng evidence and then after that, magpe-present naman kami ng evidence. So, ganon, ganito. May calendar naman yan eh. Kaya nga tinatanong sa'yo, kailan matatapos ang bail hearing? Sinabi nila, tapos na tayo ng November 10. Kaya yung bail hearing, tapos ng November 10, ibig sabihin, may resolution na. Pag sinabi mo, tapos na. Pero pag walang resolution, hindi pa tapos yun. Nagsisimula ka pa lang yun. Sinayang Denise ang buhay niya. Kay Kabayan, good evening po Sir Perry, thanks. Ngiting tagumpay po pa, makalaya na siya. RB Cor Garcia, ay po Sir Perry watching from Dubai. Emily Cruz, hello sir, good evening, watching here in UAE, Dubai. Thank you Emily Cruz. Teresita Biag, wala namang kasalanan si Bong. Gani Rosales, thank you, no? Sponsor natin si Gani Rosales. Thank you sa ating sponsor. Gani Rosales. Darna Katakutan. Tama ba ako? Sana makalaya na si Bong. Wala naman siyang ano. Marilu Del Castillo. Sinayang lang ni Denise ang pagkatao niya. Belen Kadangan, no? Kasamahan namin to. Good evening Sir Perdy and all sa comment section. Ayan, si Belen Kadangan po ang kasamahan po namin yan sa FLM po. At saka ito sa Mamilalina po. No? Lani Abagar. Sana po makalabas na si Idol Bong. Makakalabas po yan. Kaso nga sabi ko nga sa inyo, hindi alam ng, walang nakakaalam ni judge, hindi nga niya alam ang future. We don't know what will happen tomorrow. So we are at the mercy ng climate, no, ng mga pangyayari.
Eh, siyempre yung schedule yan, yung schedule na yan, sinusunod yan. Edna Budiao, kumusta na? Mangyan, Megalab, shoutout, Sir Kaperdi. No, thank you. Marisa Garcia, sana nga sir, November na makalaya na si Bong. No? Eh, talagang yun ang ina-expect natin na yung judge naman, wag nang patagalin. At saka si Attorney Howie Calleja, wag yan ang patagalin kasi baka mamaya matuwa pa tayo sa kanya lalo. Baka yung kanyang pinaghirapan, no? Na kanyang ano, baka mamaya madisbar pa siya dyan. Kapipilit niya dyan. Kasi professional na yung dalawa niyang witness, hindi mo atindi. So, pwedeng, kung masyadong mautak yung mga kalaban niya dyan, pwede siyang questionin dyan. Diba? Bakit pinatatagal mo? O bakit may witness ka, hindi na-attend? Yan ba talaga willing witness? Diba? Pwedeng questionin. Good evening, Sir Idol. In God's will, before Christmas, makalabas na si Bong. Yes. Tingin ko, bago mag-Christmas, makakalabas. God bless, Gemma Manonog. Good evening, Sir President, sa buong nasa comment section. God bless po. Marilu del Castillo, dito lang ako naniniwala sa page na ito. Salamat, Sir Perdi. Donna Mercado, good evening, Sir Perdi, na watching from Hong Kong. Kay Sir Balita, kay Idol Bong. Jocelyn Esteban, sana po maging mabait ang judge sa case ni Bong. Mabait na naman sila eh. Okay nga eh. Mabilis nga yung kanilang proseso, no? Salute, no, sa mga judge. Okay naman yung kanilang ano. Wala akong masabi, mabilis. Snooky B, smelling victory na po. Greeting from Texas, we're having coffee listening to you. Wala nang tatagal dyan. Thank you for everything that you do, that you did, no? Hope Bong will look back into this. He owe you. Di naman po. We owe you. Kami po ni Bong ay may utang na loob po sa inyong lahat na sumusuporta at nanalangin. Lucille May Abad, watching from Hong Kong po. Sana makalaya na si Bong. No? Expected na yan, yan bago magpasko. Bill Macalapini, hello Sir Perdi. Kalapini, parang ano to ha? Parang taga-Italy, no? Perdi, andito ako na sa YouTube. May God bless you to you. No? Araw-araw ako nanonood sa YouTube mo. Salamat, Bill Macalapini. Thank you so much sa'yo. God bless, no? Perry Donke, watching from Japan. Hello po, Sir Perdi. Agregato ka sa'y mas. Konnichiwa. Konbanwa. Watching from Saudi Arabia. Kute Teku. Hello, Sir Perdi. Watching from Kuwait. Everson Cabales. Basap dasal pa rin sa mabilis na kalaya ni Bong. Yes. Ang dasal naman natin, very powerful. So, kita mo nga, nakataas yung kamay ni Attorney Malyonga. Panalo tayo. Sabi ko sa iyo, hindi na mahirap pa ano yun eh. Sana po hindi natin abutin ng Pasko. Wawa naman. Si Bong, hindi naman siguro po. Good evening po, watching here from Israel. God bless po and Bong, prayers for you, Bong, here in Jerusalem. Ba, mas powerful ang ano ni, ano, ni Maria, no? Teresa Lagdat, no? Si... ano yata ito pa madre, no? Talagang ano, talagang galing pa po siya, no, sa Israel, Jerusalem, no. Talagang ano diyan ang mga panalangin, ano. Panalangin mo makalabas na po, no, si Bong Navarro at si Francis po. Ma'am Maria Teresa Lagdat. Thank you so much, no. Kutiteko ako dito, ako nanonood about kay Bong, talagang sinesearch ko ito. Salamat po. Ken and Kat Channel. Mega love, shout out to all. I'm Cardano, no? God bless po. Supportan natin yung mga may mga channel dyan, no? Supporting to pray, no? Prayer lang na po ang maganda. Marilu Mansueto, good evening po sa lahat. Talo sa inyo, Sir Perdi. Sana bago magpasko. Yes! Ang basa ko, bago magpasko. Bago po magpasko, ipoprovide na nila yan. Baka nga ngayong November, makalabas, eh. Tingin ko hindi na ano yan kasi... siyempre ayaw din nila ma-pressure sila, ayaw din nilang, di ba? Kasi maraming po pwedeng iba to sa kanila, katulad nung antidate, di ba? So, hindi naman siguro mag-ano ang judge dyan. Hindi nila papatagalin yan at magpa-provide na siguro sila dyan ng bail, no? Recommendation. At igagrant na nila yan, makapag-bail na siya. Makakalaya yan. Tingin ko, ha? Kung hindi man ngayong November, ay sa December.
Yun nga lang, medyo inaalat yung aking ano rito. Huwag niyo namang idamay, no, yung aking channel at ang aking mga ano, no. Maging sport po tayo, no? Pag natalo, talo. Ganun lang yun eh. Hindi lahat lagi panalo tayo. Eh, nung nakapag-bail kayo pala noon, sa kaso nyo, nakapag-bail kayo, di ba? Natalo si Bong Navarro dahil nakapag-bail kayo noon. Eh, ngayon, kung makapag-bail man, walang huwag ninyong magalit sa amin. Di ba? Ganun lang yan. Hi po, sir, watching from Turkey. Ayun, buri mo, mayroon pa tayong Iran, Iraq, Turkey. Sa Turkey, gusto natin makarating dyan eh. Castillo Anita, thank you for coming, no? Salito, no, sir? Idol po nangyari, kaka-open ko lang po. Yun. Sabi naman ni Juliet Lumarda, watching from Kuwait, no? Sir, Barde, matagal na akong nanonood sa mga live mo. Beginning from FLM, God bless. Thank you, Ma'am Jets Lumarda, no? Thank you so much. Siguro yun lang po muna, no? Ba't di ko mabasa yung iba, no? Ito, Everson Cabales, back to work muna, sir. Yan, no? Back to work muna. Thank you, Everson Cabales. Lagi ka nandiyan dyan. No? God bless you always. Pinapanalangin ko na ikaw ay pagpalain ng Panginoon Diyos. Lahat po na nandito ngayon, no? Pinipray ko po kayo na kayo po ay maging ligtas, no? Sa ano man mga... It's show time. Good evening, sir, po. Yun. Jay Razo. Good evening, sir, no? Salamat sa mga prayers nyo nga pala, mga kapatid. Dahil sa mga prayers nyo na ganyan, ay naging malakas ang ating laban. At ngiting tagumpay at naging madali para kay Atty. Malyong Gayo ipanalo. Yung itataas mo yung kanang kamay mo at nakangiti ka ng ganyan, tapos yung mga kalaban mo nakayuko palabas, kitang-kita naman sa video, sa mga picture na nandiyan dyan, at tayo lang nagpaunlak ng interview, panalo talaga tayo. Sir, okay na po ba ang bail ni Bong? Hindi pa po okay ang bail ni Bong. Wala pa nga, kasi nga, sa 14 pa isasubmit lahat ng resolution. Pero makikita po natin dito na talagang, ano na, kumbaga, formalization na lang to, panalo tayo. Basang-basa ko yung mga kilos, no, ng mga tao. Lamang na lamang talaga tayo. Thank you po, Sir Perdy. Kayo din po palagi mag-iingat. Sabi ni Kutike Teku, no? Oo, yung ang ginagamit ko ngayon, yung hard disk ko, nasa harapan ko yung isang hard disk. Nahirapan ako dito kanina. Pero talaga chinagak. Alam ko na kasi gagawin nila talaga sa akin yan. Talagang papahirapan nila ako. Kaya, baka pag naano naman, makabili tayo ng computer na para mahirap, para sakali man napapalit-palitan ko na lang yung mga hard disk, mabilis at saka mayroon akong backup, di ba? Yun na lang. Amen po, good amen po and good evening po. God bless sa ating lahat, sir. Ingat din po kayo lagi. Magsaya tayo at magbunyi, panalo tayo. Kitang-kita naman natin yung panalo tayo, wala namang problema dun eh. Panalo tayo. Talagang kikitang-kita yan sa reaction, no, ni Atty. Malyonga. So kahit na hindi ko ano yan, congratulations na din kay Atty. Malyonga for a job well done, ano. Hindi niya iaangat yung kanang kamay na yan kung hindi siya nanalo sa loob. Kahit hindi mo na itanong kay Atty. Malyonga kung ano nangyari sa loob, ibig sabihin talaga nakipagbakbakan siya sa loob at nagwagi siya. Kaya nga hindi na nagpaunlak na interview si Atty. Kalyaya eh. Kasi alam niya kung ano nangyari sa loob, di ba? Kaya sabi kasi mahirap ipanalo yan yung kay Dennis na yan. Yun lang po at maraming salamat mga kapatid. I have to take my dinner. And God bless you always. Magdasal pa rin tayo na mas mapabilis pa, no? After 14, sana bago mag itchow time na yan, no? Yung date ng anniversary, nasa labas na si Bong. At kung nakikinig man yung judge, ay nagpapasalamat na din po kami, judge, no? Sa inyong patas, no, na pagtanaw dito sa kaso ni Bong Navarro. At sana po ay hindi na natin patagalin pa ito at mabigyan na po, mapag-bail na po siya para magkaroon tayo ng proper trial. Wala naman din problema, hindi naman po tatakbo yung kliyente natin dito. Si Bong Navarro po ay hindi tatakas sa kanyang mga ano, siya po ay magbe-bail at hindi siya tatakas at harapin niya yung kaso na yan.
Ang gusto lang namin, magbigyan siya ng bail. At aarapin niya po yan. Magkakaroon naman ng proper trial eh. So, sa during the proper litigation, proper trial, eh doon kayo maglabas ng mga ebidensya niyo na lang. So, for the meantime, panalo kami, eh bigyan niyo kami ng bail. Yun lang po. At maraming maraming salamat sa inyo lahat. Magkita-kita po tayo bukas. I love you all. Salamat din po no, sa lahat po ng mga abogado ni Bong. At pasalamat na rin tayo sa mga magkabilang panig no, na talaga namang they are search no, for justice. Tama naman yon. About parties, congratulations. At natapos na itong presentation ng mga witness. At alam naman natin na lamang tayo rito. Don't worry sir, ang dami mo pang sub viewers, trending din mga live mo sa YouTube. Gamit ibang blog. Tara, salamat, salamat. God bless sa inyo lahat, inumpo, at maraming maraming salamat. End of broadcast.